Sila naman ang super beautiful, wise, at may laging pasabog na advice. Please welcome our sexy authority team, starting with the queen mother of real talk, Tita Annabel Rama. Yes! I miss you, Tita Annabel! Nami-miss din kita, Vice. Ang ganda na headband mo, ha? Oh. Hindi headband yan, Vice. Stud lang pala. ang ganda. Ang luma ng headband mo, studs lang pala. Studs yun. Wow. Parang kaluma ka sa akin. Oh, bakit? Ikaw nga, tignan mo yung t-shirt mo, suot ng pare. Oy, kami ni Tita Annabel, may intrusion kami. Ay, hotel kayo. Ay, wag. Naka-orange kayo ngayon. Buta na lang background nyo, yellow gold. Akala nyo, kayo na dalawa ni Tita Annabel, si Neri din, sumilip pa eh. Neri, pakita ka nga. Ayan, oo. Payat. Intrusion. Napapaligiran na nila tayo. Lamang na sila. Napapaligiran nila tayo. Mukhang mamahalin yung mga studs ni Tita Annabel. Yes, daya mo. Mukhang totoo. Mura lang yan, Vice. Hindi accessories fancy lang yan. Accessories lang yan. Nakita mo yung kwintas. Yan ang dahilan kung ba't di pa namamatay si Queen Elizabeth. Hindi niya pa nababawi yan. Kay Queen Elizabeth kasi yan. Talaga ba? Binili ni Annabel Rama. Binili. Ngayon, kaya ang sama-sama ng loob ng reyna ng Inglaterra dahil hindi niya babawi yung most precious jewel na yan. Sobrang mahal. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Correct. Namatay na nga yung Philip, kaantay na mabawi. Hindi nila nabawi. Yung pala yung dahil. Pero balita ko, nanghina yung ano ha? Alin? Yung Queen. Nanghina yung kasi Queen. Kasi nawala yung Queen. Nanghina yung Queen pero nabali rin yung buto ng Annabel sa pigat. Hindi pa nababawi. Nakita mo yung singsing. Yan rin ang pinagtatalo-talunan ng simbahan. Kailangan mabawi yan. Santo Papa ang may-ari. Ay, naman eh. Ganyan ba? Tay. Eh, pinang-araw-araw lang, Tita Annabel. Pinang-araw-araw. Diyos ko, hinahalikan niyan sa Roma. Alam mo, Vice, kaya tuntua ako naging guest dito, nagagamit ko lahat ng alahas ko matagal na sa abog. Diba? At saka, dahil sa paglabas mo ngayon, nasuot mo ngayon, ay nako, ang sipag-sipag ng gobyerno. Bakit? Sabi ng BIR, ay, may iko-compute tayo ngayon. Ipamahagi na yan, Tita. Sabi ng BIR, guys, it's Monday, let's compute. Sabi ng gano'n. 10 years ago pa ito, guys. Nabayaran ko na yung tax ko dyan. Ikaw kasi sinabi ko 10 years ago. Ito na. Klaro, bayad daw. Kanino kaya ipapamana yan, mga yan? Siyempre, si Rupa, tignan mo. Mahawi ng buhok. Paparamdam. Si Mo, dinawa ka ng kwintas niya. Parang, para mas bagay din sa akin. Nakita mo yung bracelet ni Tita Annabel. Ay, Diyos ko. Ano? Sino mayari ba nun? Ilang preso ang tumakas para sa posas na yun. Hindi, posas yan! Posas yan. Dahil. Asay ka paris niya. Ano no? Asay ka paris. Pinagsama-sama nga. Kaya mas matatag pa sila eh. Alam mo, Vice, yan ang miss ko sa'yo. Ang galing-galing mo sa mga ganyan. Ay, Diyos ko, gagalingan ko pa, ipabalato mo sa akin yung isang joke. kahit isa man lang, yung hikaw. Nakita mo yung hikaw. Nakita mo yung hikaw. Pag yan ang hikaw mo, bawal kang magkatutuli. Siyempre. Bawal. Imaginin mo, di ba, ang mahal lang hikaw mo, pero puro tutuli yung tingo. Di ba? May pambili ka ng alas, wala kang pambili ng cotton pads. Di ba? Iba ang dating ni Tita Annabel. Hindi na ako nagbebenta kasi puro bouncing checks. Ayaw mo yun, ang mga tumatalbog na check eh. Tinatago ko na lang sa vault. Isusuot ko na lang. Isusuot ko na lang.